Paano nga ba sumawad sa Facebook? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Alright, so marami tayong mga i-discuss and hopefully makatulong ito sa inyo. And of course, lalo-lalo na sa mga nagtatanong sa ating personally, no? May mga friends tayo, mga kakilala tayo, at sa mga nagko-comments na rin sa ating YouTube at dito sa Facebook videos natin, ano? Paano nga ba magsimula sa Facebook? Paano nga rin ba maging vlogger? At sumahod. Of course, yun yung exciting part, ano, yung sumasahod ka. Of course, mas maganda, passion mo rin po yung gagawin nyo, ano. So, don't forget, kasi serious po ito, ano, marami tayong mga sasagutin, kung may mga, kayo po yung mga katanungan, clarifications, sa comment section lamang po, para po maisama natin sa mga other videos natin na gagawin. Halos araw-araw po tayo magpo-post ito sa Facebook page natin, all about Facebook rin. Of course, may mga other videos din tayo. But para sa mga aspiring vloggers, paano sumama sa Facebook, paano magsimula, kahit yung sa YouTube, ilalagay po natin yan dito sa ating Facebook page. So, don't forget to hit follow nyo na po. At comment, share nyo na rin. Sharing is caring para malaman din ng friends nyo at ng ibang tao, paano nga ba magsimula sa Facebook. Alright. So, magpo-focus po ako sa Facebook page. Pero kung tatanungin nyo, Lods, pwede rin po ba kumita sa personal Facebook account ko or personal Facebook profile? Ang sagot po is, yes. Marami na pong gumagawa niyan at marami na pong kumikita dahil dyan. But of course, kailangan mo ma-meet din yung requirements. It's all about requirements. It's all about following yung mga guidelines na hindi kayo ma-restrict, ano? Hindi kayo ma-ban ni Facebook. So, kung meron kayong personal Facebook account, personal Facebook profile, post lang din kayo ng post ng mga videos nyo, ng mga content creations nyo, or whatever, ano? Tapos, pag may consistency, may mga followers, may mga nanonood, may mga nag-share, ano? That time, papadalang kayo ni Meta or ni Facebook ng notification na pwede nyong i-turn on ang, ano? Professional mode ang inyong personal account. So, from personal account, naging professional mode po siya. And, yun na po yung simula na kayo ay kikita sa Facebook kasi na-meet nyo po yung requirements. Okay? Pero sa video na ito, pag-uusapan po natin is all about Facebook page kasi mas madali po kasi para sa akin, ano, and I think sa iba rin naman, mas madaling intindihin ang Facebook page. So, una sa lahat, ang paggawa ng inyong Facebook page sa either sa phone nyo or sa online or sa web. Pwede po yun. So, ganito pa siya ng Facebook page. Sa mga hindi pa nakakaalam, of course, almost all of us or karamihan dito, alam na po ano ang ibig sabihin ng Facebook page. Pero pa, sa mga hindi pa, ganito po siya. At sa mga gustong magsimula talaga from scratch, ano, kung paano gumawa ng Facebook page, kalkalin nyo po yung videos ko. Meron po ako dyan. How to create Facebook page or paano gumawa ng Facebook page para sa mga baguhan po. Alright? So, gandahan nyo po yung name, ano? Kasi parang branding kasi na yung pangalan nyo is binibenta nyo sa mga manonood. Pero minsan naman may mga pangalan na hindi ganun kaganda, marami pa rin nanonood. So, it's creation din, ano? Yung mga videos nyo din kung magugustuhan talaga ng mga manonood nyo. So, halimbawa, kung all about rides, mga motovlog, so you can include motovlog something-something, ano, sa pangalan ng page nyo, kung about mukbang siya, mga ganon, or about family vlogs, daily life, plural tayo, daily life, ano pa ba, pranks or whatever, it's either your name lang naman, or duo kayo, dalawa kayo, or family siya, mga, uso nga rin yung mga family ngayon, ano? Tapos mga kaibigan, yung mga team, gano'n na naman. Team Paanga, Team Katagumpay, mga sumikat talaga, ano? Sa pagbablog din. So, ngayon, sumisikat yung mga voice over, ano? Yung gagawa ka lang ng mga gawaing bahay, again, yung daily life mo,
ipopost mo, tapos ibo-voice over mo yung pabilisan. At yan nga pala, no? Maisingit ko lang din. So, napanood ko rin siya sa iba kung paano mag-voice over. Hindi kasi ako ganun pa ka-confident about yung sa voice over, yung mabilis magsalita, yung mag-splice-splice ng mga boses nila at pagkasama-sama. Kung paano gawin yan, we will also do video about that. So, maybe in the following days. So, again, don't forget to follow, ano, kasi marami tayong gagawin dito na inyo talagang kakapulutan ng aral. So, name, of course, is important. Other things, ano, yung description, yung bio ng page nyo, lagyan nyo na rin, kompletohin nyo, ano, either yung phone number nyo, yung email nyo, parang ganun. Kung may YouTube kayo, ilagay nyo rin sa inyong Facebook page. Bakit? Makakatulong rin po yun mag-grow ng inyong other social media accounts, ano, may connect mo rin doon sa Facebook. Ilagay mo lang doon sa mga bio at description nyo. By the way, meron po akong YouTube account din, almost 5,000 subscribers, at kumikita rin po ako doon. Andito po sa, I think sa comment or sa link, sa taas ito, ilalagay ko na rin din yung aking YouTube channel. Okay, so, creation po, again, quality. Okay, quality content para hindi kayo ma-restrict. Huwag kayo gumamit ng mga copy-paste lang. Ano? Halimbawa, napanood nyo yung videos, kakrap mo siya, i-edit mo siya or something like that, maaari po talaga kayong ma-restrict ni Facebook. Sayang po ang inyong araw-araw na pagod na pagbablog ng pag-edit. At the end of the day, ay ma-restrict lang kayo ni Meta. So, for what, ano? Nice try, but na-try ko na po kasi yan, ano? I'm not gonna lie, na-try ko po yung ganyan. Sinusubukan ko po siya dati, pero ilang beses po ako na-restrict. So, ngayon, itong ating Facebook page na, na ginagamit natin ngayon is all talagang gawa po talaga natin yung videos. I mean, hindi po tayo nangungopia or nagnanakaw ng mga videos lamang na nilalagay dito. Okay. Kung may makikita man po kayo dito ng mga videos na may music background, may mga soundtrack, halimbawa ng mga artist, ano, kumuha po tayo dito ng permiso. Ano, in-email po natin sila, nakausap po natin sila, at yun po ginagawa natin yung mga sound background songs, ano. Pwede rin po yun. Basta, may proper credits lang po. Alright? Or nakausap nyo sila na kung pwedeng gamitin. Pwede po yun. As long as permitted naman po at hindi nyo talaga ninanakaw yung mga videos. Alright? Kasi makaka-copyright po kayo. Yung tawag doon, copyrighted content po kasi. Halos lahat ng mga videos, mga music, online. It's social media or sa web. Alright, so iwasan po natin yan. So, paano kumita? Bago tayo hantong doon, ano ang requirements sa Facebook page? Unang-una, meron tayong pag 1,000 followers, I think pwede na mag-open ng subscription dyan, tapos stars din yata pag 1,000 followers ka na. Alright. 10,000 followers, alright, dito kakikita sa mga commercials and advertisement. Again, pag wala ka pang 10,000 followers at hindi mo pa na-meet yung 600,000 minutes in the last 2 months, wala pong papasok na advertisement dyan. Alright, or hindi pa po yan i-approve ni Facebook. And of course, kahit ma-meet mo yung 600,000 minutes viewed and 10,000 followers, re-reviewin mo na ni Facebook yung quality ng page mo kung yun ba ay walang binaviolate na community guidelines and kung mga anumang restrictions ano meron. So kung wala, clear ka, so papadalan ka ng email or notification na pwede na, kumikita na. Ano? At sa first payout mo, marireceive mo na yun. At kung paano din ayusin yung payout account sa Facebook, separate videos na lang po natin para hindi masyadong mahaba ang ating video nito. Alright, so 10,000 followers at 600,000 minutes viewed
in the last 2 months. Yung 10,000 followers po, hindi naman kailangan in the last 2 months. At least meron kang 10,000 followers kahit nag-start ka 1 year ago, okay lang yun. Pero yung 600,000 minutes viewed in the last 2 months, yun po yung importante. Ano? Kung naka 10,000 followers ka na, goods ka na. Next is 600,000 minutes viewed in the last 2 months. So, paano hindi ko na-meet yung 600,000 minutes in the last 2 months? Wala na bang pag-asa? Hindi po. Accumulated po siya. Ibig sabihin, mag-adjust lang po siya ng mga adjust. So, let's say, nag-start ka ng January, February, hindi mo na-meet, naka 500,000 ka lang. So, February tsaka March na naman yung ma-accumulate hanggang ma-meet mo yung 600,000 minutes viewed in the last 2 months na sinasabi. Sa huling dalawang buwan. Maswerte yung mga napagpa-viral ng mga videos na nakaka 1 million. Ano? Isipin mo na lang. Kaya 30 seconds, 20 seconds, o up to 1 minute, mamimit na agad nila yung requirement. Pero sa mga nagsisimula na hundreds of views, 20s, 30s views, huwag po kayo mag-alala. Diyan po tayo lahat magsisimula. Kahit yung mga bigating influencers, vloggers dyan, nagsimula po yan. Kalkalin nyo po yung mga pinakaunang videos nila. Halimbawa, yung may paborito kayong vlogger, i-check nyo pa yung profile, videos, tapos yung pinaka-oldest nila, pinaka-una nila. Makikita nyo, no? Meron silang mga 20 views lang din, 50, 100, 500, hanggang may time na nag-boom. One day, out of nowhere, no? All of the sudden, nag-boom, ano? Merong may isang video doon na sumikat, umabot kunyari ng thousands and views, makikita nyo sunod-sunod na po siya, maging thousands na po siya. So, ganun po yon. Bakit? Kasi po sa Facebook, alright, yung tinatawag ng Facebook algorithm, ano, pag marami na pong nag-views, pauti-uti, nagko-comments, nag-share, hindi ko alam, ano, pero parang naaalala ni Facebook yung account mo at mas visible na siya sa marami. Ibig sabihin kasi noon, bakit may nanonood dito sa taong to, sa page na to? Ibig sabihin quality, nagugustuhan ng tao, may following na po siya, no? Marami na pong sumusubaybay sa kanya. So that means na si Facebook, yung iniisip niya, oy, okay pala to, ano? So parang mas nire-recommend niya yung page mo o yung mga videos mo sa iba. Tama ba ako? Hindi. So, sa mga nagdi-disagree, you can comment down below, ano? Walang problema doon. Pero yun din po ang akin talagang naiisip dyan. Kasi sa YouTube ay ganun rin po yan. May YouTube algorithm din po siya. Nire-recommend nila, lalo na pag maraming nag-replay at nanonood ng videos. So, I think sa Facebook is also similar. So, quality content, maraming nag-share. Kung may mga nagko-comment na po, reply nyo po. Thank you so much for watching. Ganang-ganang. Please share. Kasi yung inyong engagement, kumbaga, kung ikaw po may customer, may business ka, pag may engagement ka sa customer, mas maganda, diba? At mas nare-recommend rin nila sa iba. Diba? Word of mouth. Parang ganon. Oy, maganda itong content na to. Through sharing. Diba? Through sharing pag sa social media. So, yun po yung ating pakatandaan. So, pag na-meet na po natin yon, ano yung mga tawag dito? Saan na tayo kikita? Alright? So, puputulin ko muna kasi masyadong mahaba, masyadong dragging. Yung next video natin is saan na tayo kikita? Saan tayo kumukuha ng sahod na yon? So, na-meet na natin yung requirements na kapag start na tayo sa Facebook page or personal profile. So, ano nga ba yung mga patalastas? Ano ang mga iiwasan natin and other information sa susunod na video natin kasi ayaw natin pahabain ng more than 15 minutes sa ating mga videos. Let's keep it short. Thank you so much for following and pakishare na rin po. Thank you.